Ang pag-ubo ay isa sa pinakakaraniwang sintomas ng sakit sa bata. Ito ay maaaring nakakabahala. Ngunit, kadalasan, hindi naman ito tanda ng isang seryosong sakit. Sa katunayan, ang pag-ubo ay isang malusog at mahalagang reflex na makakatulong na protektahan ang mga daanan ng hangin sa lalamunan at dibdib. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, ang ubo sa mga bata. Ano ang mga sintomas? Paano maiiwasan? At kung ano-ano ang pwedeng gawin para guminhawa ang pag-ubo at mabilis gumaling. Ang pag-ubo ay isang mahalagang bahagi ng defense system ng katawan. Tumutulong ito para maalis ang mga potensyal na delikadong microbes at irritants. Mayroon itong iba't ibang uri. Ang kaalaman sa mga uri nito ay nakakatulong para malaman kung kailan pwedeng sa bahay gamutin at kung kailan naman kailangang dalhin sa doktor. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri ng ubo sa bata. Wet and dry cough. Wet cough, yung ubo na nagpo-produce ng phlegm, yung matunog na ubo. Ang dry cough naman, on the other hand, ay hindi. Persistent o paulit-ulit na ubo. Madalas, ito ay sanhi ng sipon na dala ng virus. Tumatagal ng isa o higit pang linggo, lalo na kapag kakagaling lang niya sa sipon. Ang hika, allergies, o malalang infection sa sinuses ay maaaring maging sanhi ng matagal na ubo. Kapag ang ubo ay 3 linggo na, kailangan na itong dalhin sa doktor. Ubo na may kasamang pagsusuka. Minsan ang mga bata sobra kong makaubo, kaya nati-trigger ang kanilang gag reflex na nagiging dahilan ng pagsusuka. Ang bata na mayroong ubo at sipon o inaatake ng hika ay maaaring magsuka din kung maraming mucus o plema ang napunta sa tiyan nito. Usually, hindi ito alarming unless hindi tumigil ang pagsusuka. Kaya kapag hindi ito tumigil sa pagsusuka, ipatingin na ito sa doktor. Ubo na may lagnat. Ang bata na mayroong ubo, mild fever, at sipon ay maaaring mayroong common cold. Ngunit, ang ubo na may kasamang lagnat na umaabot sa 39 degrees Celsius o higit pa ay madalas sanhi ng pneumonia, lalo na kapag ang bata ay matamlay at mabilis huminga. Sa ganitong kaso, kailangang dalhin agad ang bata sa doktor. Daytime cough. Ang malamig na hangin o activity sa umaga ay maaring makapagpalala ng ubo sa umaga. Siguraduhin din na wala sa loob ng bahay ninyo ang nagiging sanhi ng pag-ubo sa umaga ng bata, gaya ng air freshener, mga pets, at usok, lalo na ng sigarilyo. Nighttime cough. Madalas sa may mga ubo, lumalala ito sa gabi. Kapag kasi ang bata ay may sipon, ang mucus sa ilong at sinuses ay maaaring mag-drain pababa sa lalamunan na nakaka-trigger ng ubo kapag sila ay natutulog. Ito ang problema kapag hindi makatulog ang bata dahil sa ubo. Sa may mga hika naman, mas nati-trigger ang kanilang pag-ubo sa gabi. Yan ay dahil sa mas sensitive at irritable ang airways sa gabi. Ubo na may wheezing. Kapag ang iyong anak ay may wheezing na tunog kapag nag-exhale o yung humihinga palabas, maaring ito ay sanhi ng namamagang lower airway sa kanyang baga. Nangyayari ito sa mga may hika o kaya mayroong viral infection na bronchiotis. Maari ding magkaroon ng wheezing sound kapag may nakabara sa lower airway. Ang isang bata na nagsimulang umubo pagkatapos ng paglanghap ng isang bagay tulad ng pagkain o isang maliit na laruan ay dapat magpatingin agad sa doktor. Whooping cough. Ito ay isang sakit na labis na nakakahawa, sanhi ito ng isang bakterya. Nagdudulot ng sobra-sobra o sunod-sunod na pag-ubo na hindi humihinga sa pagitan. Sa pagtatapos ng pag-ubo, sila ay humihinga ng malalim at gumagawa ng isang whooping na tunog. Ang iba pang mga sintomas nito ay isang runny nose, pagbahing, banayad na ubo, at mild fever. Ito ay labis na nakakahawa, kaya mahalaga ang pagpapabakuna ng DTaP vaccine.
Barky cough. Ito ay isang dry at mahirap na pag-ubo. Ang ubo nito ay kapareho sa tunog ng isang kumakahol na aso o seal. Kapag may ganitong ubo, madalas ito ay sanhi ng croup, isang viral infection, kung saan namamaga ang upper airways, gaya ng larynx at trachea. Mas common ito sa mga bata na 3 years old dahil mas makipot ang kanilang airways. Narito naman ang mga maaaring gawin para guminhawa at gumaling ang ubo ng bata. I-elevate o itaas ang kanilang ulo. Makakatulong kapag naka-elevate ang ulo ng bata na mayroong ubo para makahinga siya ng maayos kapag natutulog. Para sa mga toddlers o 2 years old pababa, maaari kang maglagay ng unan o yung inikot o nerolyo na towel sa ilalim ng kanilang sapin para safe. Para naman sa mga 2 years old pataas, pwede kang maglagay ng ilang pillows sa ilalim ng kanilang ulo, balikat at likod. Chicken soup. Bagamat walang konkretong sagot kung bakit chicken soup, napatunayan sa mga pag-aaral na ginawa na ang chicken soup ay effective na nakakaginhawa ng ubo at lalamunan. Ang best part, same effect kung ito man ay homemade o yung nasa delata. Effective pa rin ito. Saline nasal drops. Mabibili ito sa mga butika at generally considered safe. Makakatulong para mapalambot ang mucus o phlegm, kaya mas madali ito mailabas. Sundin lamang ang instructions sa box nito. Pwede mong gamitin ang drops sa ilong ng iyong anak lalo na sa gabi, o kaya kapag nagigising siya dahil sa pag-ubo. Mayroon din itong spray na for me, mas effective para sa age 5 years old pataas. Honey. Ang honey ay isang natural na pampatamis na nakakatulong para guminhawa ang masakit na lalamunan. Mayroon din itong antibacterial properties na maaring makatulong labanan ang infection. Para sa mga bata 2 years old pataas, maaari mo silang bigyan ng isang kutsarang honey, 2 to 3 times a day. Maaari mo ding ihalo ang honey sa isang maligamgam na tubig para mas madali silang mabigyan ng honey. Tandaan lamang na ang honey ay hindi dapat ibigay sa mga bata 2 years old pababa. Vicks Vapor Rub. It is controversial whether beneficial nga ba ang vapor rub na may camphor or menthol. Ngunit, marami ang gumagamit at nagsasabing epektibo ito para sa mga may ubo, lalo sa gabi. Tandaan, huwag maglalagay ng vapor rub sa mukha o ilong ng mga bata, lalo na sa 2 years old pababa. Kung nais mo itong subukan, maglagay lamang ng Vicks Vapor Rub sa paa ng bata at saka balutin ito ng medyas. Gargle. Ito ay pwede lamang sa mga bata na marunong na mag-gargle. Sabihin na natin na mga bata na nasa edad 7 years old pataas. I-mix ang isang kutsarita ng asin sa isang cup ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay ipag-gargle ito sa bata. Bantayan lamang sila habang nagagargle. At huwag kalimutang paalalahanan na huwag iinumin o lulunukin ang tubig. Essential oils. Sikat at pinag-uusapan ngayon ang iba't ibang essential oils na sinasabing epektibo daw para sa mga may ubo at masakit na katawan kapag ipahid sa balat. Siguraduhin lamang na ipaalam o itanong ito sa iyong doktor bago gamitin ang anumang essential oils, lalo na kapag bata ang pinag-uusapan. Hindi lahat ng oils kasi ay safe o ligtas sa mga bata. Pag-inom ng maraming tubig. Alam nating lahat na kailangan nating uminom ng mas madaming tubig kapag tayo ay may sakit. Bakit nga ba? Effective ba talaga ito? Yes, effective ang pag-inom ng maraming tubig. Nakakalinis at nakakanipis ito ng mucus, kaya mas madali itong mailalabas. Maglagay ng inumin sa tabi ng higaan ng iyong anak na may sakit, lalo na sa gabi. Steam. Ang steam ay nakakatulong para makahinga ng maayos ang isang bata na may ubo, lalo na para sa mayroong dry at barky cough. Air humidifier. Ang air humidifier ay nakakatulong upang magkaroon ng moist air sa loob ng bahay o kwarto. Nakakatulong ito para sa mas magaan at maginhawang paghinga. Kapag madalas mayroong may ubo o sipon sa inyong bahay,
maganda kung mag-invest ka sa isang humidifier. Hindi mo na kailangang bumili ng mamahalin. Marami ngayong mabibili online na mura at gumagana ng maayos. Over-the-counter cough medicine. Maaring magbigay ng over-the-counter cough medicine sa mga bata na 6 years old pataas. Siguraduhin lamang na sundin ng mabuti ang instruction na nakalagay sa package kung paano at gaano kadami ang dapat ibigay. Kapag walang epekto ang gamot after halimbawa nakaisang araw ka na ng pagbibigay, itigil mo ito at dalhin sa doktor para sa mas effective na gamot. Paalala lamang sa mga bata 6 years old pababa, hindi dapat sila bigyan ng over-the-counter na gamot sa ubo kung walang reseta at hindi pa nakikita ng isang doktor. Huwag nang manghinayang dahil ang mas maagang pagpapagamot, mas mabilis na gagaling ang bata. Para sa inyong kaalaman, dahil sa pandemic, mayroon na tayong mga online consultations na available. Mainam ito para hindi na kailangang lumabas ng bahay. Ito ay pwede lamang sa mga hindi emergency cases. Magpakonsulta sa doktor. Kapag ang ubo ay more than 2 weeks na, o kaya para sa iyong peace of mind, pinakamainam ang pagpapakonsulta sa isang doktor. Para malaman kung ano ang sanhi ng ubo, lalo na kung matindi ito at nahihirapan ang bata. Halimbawa, kung ang ubo pala ay dahil sa isang bakterya, mabibigyan agad ng doktor ang bata ng tamang antibiotics at mabilis itong gagaling. Thank you for watching. Sana ay may bago kayong natutunan sa aming channel. Hangad namin ang kagalingan ng sinumang may karamdaman sa inyong pamilya. Stay safe and healthy everyone. Don't forget to subscribe.